Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang bata sa Las Piñas City napaiyak nang biglang sumakit ang tenga. Pero gumapag ang takot sa kanilang tahanan nang malaman kung ano ang nagdulot ng pananakit. Isang alupihan o centipede pumasok sa tenga ng paslit. Nabulabog kamakailan ng mahimbing natulog ng pamilya ni Aris. Nangyari sa'yo, Chi? Sa kanilang tahanan sa Las Piñas City. Ang kanya kasing panganay na si Sherry Ann, bigla na lang daw napaiyak. Sabi niya masakit ang tinga niya, may gumagalaw. At ang kanya itong sinilip. Meron pong nakitang buntot na ganap ng tiyani. Pero laking gulat niya sa nakuha sa tinga ng bata. Pena. Isang alupihan o centipede. Dalawa pong inches po. Pagugot ko po nung alupihan, may dugo pong sumama. Kinabahan na rin ako. May dugo ng tinga. Kuya Kim, totoo bang may kamandag ang kagat ng mga alupihan? Kuya Kim! Ano na? Ang kanilang kagat, may taglay na toxin o lason. Nagkakaroon minsan ng swelling, pain, worst scenarios, allergic reactions, anaphylactic shock, is because may histamines yung kanilang secretions. Bibihira ang namamatay sa kagat ng alupihan. Pero nitong August, napabalita na isang sanggol sa Digo City sa Davao del Sur ang pinaniniwala ang namatay matapos makagat nito. Probably very, very low pa yung kanyang immune system, kaya grabe yung effect sa kanya. Ano nga bang mga sinyales na may pumasok na alupihan o anumang insekto sa ating tenga? Pangangati sa loob ng tenga, buzzing o scratching sound na naririnig natin, discomfort o kung minsan naman masakit ang pakiramdam. Pwedeng maapektuhan yung hearing natin. Pumasok yung dala niyang bakterya, yun ang delikado. Ano naman ang dapat gawin kapag ito'y nangyari? Huwag gagamit ng cotton buds o anumang instrumentong ipapasok sa ating tenga. Pag ginawa natin to, maaaring itulak natin papaloob ang insekto at ma-infect ang ating ear canal o ang ating eardrum. Itilt ang ating ulo at dahan-dahang ishake ito. Kung ayaw nito lumabas, lagyan o tuluan ng konting vegetable oil ang apektadong tenga gamit ang isang dropper. Kung hindi pa rin ito lumalabas, subukang i-flush out ang insekto sa pamamagitan ng tubig gamit ang hiringgilya o syringe. Kung may puncture o may butas naman ng eardrum, huwag maglalagay ng oil o anumang likido sa loob ng tenga para hindi ma-infect ito. Kung wala pa rin, mainam ng humingi ng tulong sa isang health professional na mas nakakaalam. Samantala, ayon naman sa doktor na sumuri sa tenga ng panganay ni Aris. Okay naman yung eardrum, hindi naman na damage. Pero paano kaya natin maiwasang pamahaya ng mga alupihan sa ating tahanan? Para maiwasan ito, mainam na takpan natin ang anumang butas o crack na maaari nilang daanan papasok. Panatilihin din nating malinis ang ating kapaligiran. Ang mga alupihan kasi mahiling magtago sa madidilim at damp o basang sulok-sulok. Kapag malinis din ang ating bahay, hindi rin ito pamamahaya ng mga ipis, langgam at anay na siyang prey ng mga alupihan. Alam niyo ba na mabisa ring repellent o pangontra sa mga alupihan ang asin, dahon ng pandan at tanglad? Maglagay lang ng mga ito sa lugar na maaari nilang pagtaguan. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Mga kapuso, kimportante ang may alam. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.